Hi guys! Welcome, this is Rizan Taro. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Hi! The Hangman, no? Ngayon, stagnant, no? Or maybe yung connection ninyo ng person may stagnant or ayaw mong gumawa ng paraan, ayaw mong kumilos, tinatamad ka, ayaw mong kumilos when it comes sa connection ninyo ng person mo. Clarification of this Hangman. Right ba to? To Knight of Swords? Hindi. In reverse eyes. That's why. Nagmamatigas ka. Ayaw mag-take ng action. Tinatamad ka mag-take ng action. Yung parang papetex-petex ka lang. Wala kang will power ngayon to take action. Of course, sa connection yun ng person mo. Sa ano to? Nagmamatigas ka na mag-take ng action saan? Ah, sa person na mayroong soul connection sa inyong dalawa. Sa person na kinagaanan mo ng loob. Sa person na you feel at peace, at home. Na nagkaroon kayo ng a good relationship naman nitong person na to. Pero yun nga lang, possible na may mga nangyayari ding negative sa inyong dalawa. That's why nagmamatigas ka. Hindi ka ganun ka-positive, hindi ka ganun ka-prosigido, hindi ka determinado, hindi ka bold and daring, no? Na mag-take na action para mag-succeed yung connection nyo. Energy ng person mo. Upright ba to? Parang pahalang tayo eh. Let's see. Upright ba yung Six of Wands na yan? In reverse talaga siya, guys. Uncapable. Para bang may mga blockage, may naghihinder, feeling niya imposible na magawa niya yung mga gusto niyang magawa, no? Parang imposible na makuha niya yung mga gusto niya. Para bang ang dami niyang dahilan, ganun, na kulang siya sa pera, kulang siya sa tools, no? To get what he or what she wants. Unvictorious. Parang tingin niya sa sarili niya, failure siya. He or she is a failure. Na hindi niya makukuha yung gusto niya. So pessimistic yung view niya eh. The way he or she sees himself or herself. Na
para bang imposible para sa kanya na mangyari in reality yung gusto niya. Yung ganun. Kulang siya sa courage, sa bravery, sa strength, sa fighting spirit. Kulang siya sa faith. Hindi siya intuitive right now in person. Or not connected sa kanyang intuition. Maybe block yung intuition niya, blocked yung isipan niya, or confused, or clouded ng negativity. Ano bang nangyari sa person mo? Bakit in reverse tong the magician dito? May naghiwalay. Kayo bang naghiwalay? Bakit ganyan siya? Hindi. Kung may nakarelasyon man to, naghiwalay silang dalawa. Minahal niya ba yun? Meron siya nakarelasyon na naghiwalay silang dalawa. Parang 50-50 pa to kung minahal niya. 50-50. Ah, dumadala sa... Ano to? Dumadanas ng failure, no? Failure in a relationship. Or kung nagsama sila, naghiwalay din silang dalawa. Feeling niya, failure siya. Imposible na ano? Imposible na ano daw? Na ma-obsess sa kanya yung person niya na isa. Na ipaglaban siya, na i-sacrifice ng person niya. Parang nagsama na sila, no? Karoon ng union and pwedeng nag-live-in tong dalawang to or naging mag-asawa eh. Parang imposible daw na i-sacrifice nung person yung isa. Maybe yung third party. Nagkaroon ba ng third party sa connection nila? Ng person niya na isa? Option? Mga options to? Nagkaroon ng option. Na talaga matindi yung desire ng person. Parang imposible doon na matindi talaga yung desire ng person na yun. Na willing siyang i-sacrifice kung may kailangan mo i-sacrifice. In order to be with him or her. Lalo na kung may nag-oppose, kung may kumukontra, parents niya. Diba? Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Ikaw ba? Mahal ka pa rin ba ng person mo na yan? Mahal ka pa rin naman niya. Gusto niya bang makapagsimula kayo muli ng relationship? Oo. Na makapag-usap kayo at yung makapag-build kayo ng panibagong relationship. Or you could build something together. Na you could work together to build your family.
for your future, no? To build a house, pwede din ganun. Anything na you could build. Na parang may teamwork sa inyong dalawa. Na may pagtutulungan sa inyong dalawa. And positive naman siya with the color yellow here, yellow flowers, color green. Nagiging creative siya, kakaroon creative idea, kung ano yung gagawin niya sa pag-release na sa'yo. Ano ang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Justice and reverse. One more. Anong feelings ng person sa'yo ngayon? Wow. Ano ba to? Upright. Injustice card. Ay, upright ba to, guys? Nasaan talaga? Upright siya. Patalo. Oh yeah, upright daw. Gusto niyang mapangasawa ka. Oh, ang maging responsible na partner na sa'yo, na lover, nakarelasyon, ang gusto niya is magkaroon ng balance sa yung dalawa, ng person mo na yan. Na sa ganun ay makapagbuo na siya ng pamilya niya, mabuo na kayo, o bumuo na kayong pamilya, ang magkaanak kayo. O kung wala pa kayong anak, di, ang magkaanak kayo. Pero kung may mga anak na kayo, pwede yung mabuo yung pamilya ninyo. Yung ganun. Lalo ako inagaw lang sa'yo yan. Inagaw ba sa'yo yung person mo? Inagaw ba sa'yo? Inagaw eh. Ginayuma ba tong person mo para maagaw sa'yo? Hindi naman. Hindi naman siya ginayuma. Pero gusto niyang magsimula kayo muli. Ano ang iniisip ng person sa iyo yun? If you wanna, when you're a boy. The Hermit in Reverse. Ang mag-take ng action sa'yo. Kung ginosting ka nito, kung hindi ka niya kinausap, kung inisnab ka niyan dati, o hindi siya namamansin sa'yo, ngayon, siya na mismo ang mag-take ng action. Yan ang iniisip niya. Ang gumawa na ng a move towards you, no? Creative move with the orange and green here. Parang nai-inspire siya ba? Mag-isip na mag-take ng action. Yun ang iniisip niya ngayon. Yun ang nasa isipan niya ngayon. Ang lumabas na sa lungga niya, ang mapakita na sa'yo, ang magparamdam na sa'yo, yung ganyan. Ang mag-message na sa'yo. Kung ano man na action itong gagawin niya. Ano ang balak ng person mo sa'yo ngayon? Three of Wands. More clarification with the Three of Wands here. Temperance. Ang balak niya sa ngayon ay magkaroon ng yung parang post
sa inyong dalawa. Yun ang balak niyo muna ngayon. Para makapag-heal siya. Makapag-heal siya sa past relationship niya. Yung ganyan. Hindi. Para maklaruhan siya muna, no? Para hindi confuse yung utak niya. Kailangan muna niya ng time to think, to rethink. Yun ang balak niya ngayon when it comes sa connection niyo. Magkaiba yung balak niya sa iniisip niya. Why? Bakit? Kailangan niya muna ng time to think, to balance his or herself, yung ganyan, para mag-heal. It's because para magawa niya to, yung makapag-offer sa iyo ng cup of love, para mawala na yung pagiging yung nagpipigil sa kanya, which is maring fear, no? Pwedeng fear of disappointment, ganyan. At yung ready na talaga siyang gumawa ng move towards you. Mga paghandaan muna niya. Kailangan na wala na siyang baggage, na-heal na siya, ready na talaga siya, no? Yung kaya niya na talagang mag-invest sa'yo, ganyan, na hindi na siya nagpipigil sa sarili niya. Wala na nag-hold back sa kanya. Yung ganon. Kumbaga, pag mag-take siya ng action, yung sure ball, yung ganon. Libra, Gemini, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Bakit naisipan niya na bumalik sa'yo? Na magsimula ulit with you? Dahil gusto niya na maging stable yung buhay niya, yung relationship niya, yung love life niya. Gusto niya ng stable and secured na buhay. Siguro, lalo na kung nagkakaedad na itong person mo, no? Kailangan niya ng partner na ma-feel yung secured siya, stable siya. Iniwan ba ito ng karelasyon niya na ipinagpalit na sa'yo? Maaaring iniwan to. Pwede. Hindi, maaaring hindi din sila nagkasundo. Pwede din ganun. Ano nakita sa'yo ng person mo bakit gusto niya bumalik sa'yo? Kasi para imposible na daw na ipaglaban siya ng person niya isa. Na yung patay na patay yun sa kanya. Imposible daw na obsessed yun. Yung parang ganun. Bakit anong tingin sa'yo ng person mo obsessed ka sa kanya? Kung kaya ikaw na lang yung pag-asa niya na makasama. Yeah, ipaglaban mo talaga siya. Yung isa daw, imposible na ipaglaban siya. Kung iniwan man kayo ng person nyo, marirealize nyo yung halaga nyo. Kung hindi man ngayon, maybe in the future, kung talagang sila yung mahal nyo. Yung gano'n na. So yan. Nawala silang mahanap na kagaya nyo. That's why. Ikaw yung pag-asa niya na maging stable na siya. Emotionally, mentally, sa relationship, sa love life niya. Na maging secure na din siya.
sigurado hindi mawala ka sa kanya. Hindi na mawala yung karelasyon niya sa kanya, yung partner niya. Hindi matangay ng iba. Maring tinangay ng iba. Yung pinagpalit niya sa'yo. Di ba inagaw lang siya sa'yo? Oh. Tinangay ba ng iba yung ng agaw sa person mo sa'yo? Hindi naman tinangay ng iba. Inagaw din ng iba yun? Hindi. May kumukontra sa relationship nila? May kumukontra? May kumukontra ka sa relationship nila ang dalawa? Merong kumukontra. Pwedeng anak. Pwedeng may option pa? Or may option ba yung nang-agaw sa person mo? May option siya? Parang hindi. Hindi dahil sa option. Or may option siya. May options pati yun. Options. Options, yes. Kasi attractive daw yun eh. Yung naagaw sa person mo. Naagaw niya yun kasi attractive siya. Hindi niya ginayuma yung person mo. Hindi dahil sa attractive siya. Charismatic. Malakas yung vibe. No? Parang magnetic. Ganun. Fiery. Energetic. Maring magandang katawan nito. Confident. Dahil confident siya. So, may mga option siya. Options nga daw talaga. Hindi lang option, options. May options yun. Yun ang agaw sa person mo. So, maring, ano yun, papalit-palit siya. Pag wala yung person mo, kunwari kung nagsasama sila ng person mo, pag wala yung person mo, nakipag-talik siya sa iba. Sa ibang options niya. Hindi naman. Nakipag-contact or nakipag-connect siya sa iba. Pag wala yung person mo, pag hindi alam ng person mo. Hindi naman. Ano lang. Nakipagkita siya sa iba, sa options niya. Kapag wala yung person mo. Hindi naman. May options. Pero may pinili na bang options yung third party? At hindi yung person mo? Meron pala eh. Meron na siyang pinili na option. Kaya feeling ng person mo, imposible na pipiliin pa siya. May napinili siya. Gusto niya yun kasi attractive daw. Confident. Charismatic. Malakas yung vibe. Passionate. Yun nga lang, may options. Para stable siya, secured. Nasaktan yung person mo ng halata eh. Para hindi na siya mamroblema. Dahil ikaw, handa mo siyang ipaglaban. Feeling niya obsessed ka nga sa kanya eh. O kaya babalik siya sa'yo. Yeah. O kaya babalik siya sa'yo. Kasi alam niyo magsasucceed. Yung relationship with you. No? So, ganun.
feel niya yung sense of stability. Pag ikaw yung partner niya, pag ikaw yung lover niya, pag ikaw yung karelasyon niya. So, hanggang dito na lamang guys for collective reading.